magandang hapon po sa inyong lahat. Isishare ko po ngayon sa inyo kung paano ko gumagawa ng triple cheese loaf. Talagang napakasarap po ng loaf na to at napaka-moist. Alam kong excited na kayo para malaman ito, pero bago yon, eto muna! Kung kayo ay bago dito sa aking channel, please pa-subscribe na po. Paki-click po ang bell, yung all, para po lagi kayong notified and updated sa mga bagong video uploads ko. Paki-like and share na rin po ng mga video. At huwag niyo pong kalilimutang mag-iwan ng comment. Maraming salamat po. Tara po, tuloy na po natin ang ating pagluluto. Ngayon po ilalagay na po natin dito sa ating bread kneader yung ating mga ingredients. Lahat na po ng ingredients, lalagay na natin dito. Unahin natin yung ating yeast sa corner. Isang corner. At yung ating sugar. Caster sugar, lagay na po natin. Yung ating fresh milk, lagay na rin po natin. Fresh milk nyo po kahit malamig, okay lang, walang problema. Kasi pag gagamit po tayo ng bread kneader, okay lang po ng malamig. Kahit hindi na po siya warm. At talagyan po natin ng condensed milk. Yung condensed milk, direct na po itimbangin. Ilagay natin. 15 grams po yung kailangan natin ng condensed milk. Lagyan na natin yung salt dun sa isang corner kasi mag-aaway sila ng yeast. Ang salt po mag-aaway ng yeast kaya hindi sila pwede pagsangahin. So, itong yung butter po, ilalagay na rin natin. Lagyan na rin po natin. Ayan, malamit yung butter na madali na yung salt ng ating kneader. Ayan, ito ngayon po, sasalang na po natin ito sa ating bread maker. Ating dough, tapos na pong i-knead ng bread kneader. Ngayon po, check natin ang elasticity. Kung satisfied na po tayo, move on na. Pero kung hindi pa, knead pa po nating i-knead. Ganitong way po ng pag-knead, pwede rin. At pwede rin po tayong gumamit ng throw and fold. Lalo't marami yung dough natin, mas maganda po ang throw and fold. Last check po, pag okay na talaga, pwede na po natin itong i-form ng ball shape. Lagay na po natin sa bowl at takpan po natin ng cling wrap. At proceed na po natin sa first grouping ng 40 degree ng 40 minutes po. After 40 minutes, ito na po ang ating dough. I-check po natin ng finger test katulad ng ginagawa ko. Pag okay na po, hindi sumara ang butas, alisin na po natin yung excess na gas. At hahatiin po natin ito sa dalawa. Kayo po kung magtitimbang, okay lang din. Kung hindi magtitimbang, nasa sa inyo po yon. Ako po, nagtimbang po ako, kaya dalawa po, hatiin ko po sa dalawa. Pagkahati ng dalawa, i-form po uli natin ng ball shape at magre-rest po muna ang ating dough ng 15 minutes. After 15 minutes na bench time po, eto na po ang ating dough. Ipo-form na po ito ng final na form ng ating bread. Gagamit po ako ng rolling pin para ma-roll ito. Tignan nyo pong maigi kung paano ko po ito gagawin. Kailangan po itong dudo, iiwan nyo po muna. Huwag po muna nating uubusin yan.
Ngayon naman po, ilagay na po natin yung ating cheese filling. Lagay po ng cheese filling, ipo-fold po natin ng ganito. At i-roll po muna uli natin ng isang beses pa. Para po lumapad ng konti, para paglalagay natin sa ating baking pan. Kasing lapad po ng baking pan. Roll po natin ng dahan-dahan. Huwag po natin hihigpitan. At yung end, i-close po natin. Kurutin po natin ng ganito. At ito pong pinagkurutan natin, siguraduhin nyo po, nasa ilalim po ito pag nilagay na natin sa ating baking pan. Ito na po ang ating dalawang dough. Ngayon po, pag nilagay natin to sa baking pan, kailangan po magkasalubong sila. Yung isa po papasok, yung isa rin kailangan papasok din po. Lagay na po natin sa ating nilagyan na po na butter ng baking pan. Second proofing na po natin ito sa 40 degree ng 30 minutes. Kailangan po after 30 minutes o bago mag 30 minutes, bantayan po natin. Kailangan po hindi lalagpas dito sa ating baking pan ang ating second proofing. Ito na po, tapos na po yung second proofing. Tignan nyo po, hindi po siya lalagpas kailangan ng husto sa baking pan. Ready na po ito para i-bake na po natin sa 200 degree na preheated oven ng 30 minutes po. Pero kailangan pong bantayan nyo ha, kasi iba-iba po ang init ng ating mga oven. Ito na po ang ating baked product. Paglabas po ng oven, kailangan itaktak po natin ang katulad ng ginagawa ko. At alisin po natin agad sa baking pan. Pag nailagay na po natin sa cooler rack, pwede na po nating pahiran ng butter. Buong paligid po, lagyan na po natin ng butter para po mas masarap. Malamig na po yung aking bread, kaya po mag-i-slice na ako. Ito po yung aking pattern sa kapal ng ating mga bread. Kaya po kailangan palamingin po muna natin ang ating bread bago po natin i-slice. Ito na po, ang ganda ng ating bread. Nakita niyo po, super lambot talaga siya. Ayan, nakita niyo yung butas sa taas. Yung butas po na yun, hindi po yan sa air galing. Galing po yan doon sa cheese. Kumbaga, yung cheese po kasi natuna. Kaya yung paligid po nung hole na yun, masarap kasi maraming cheese. Ang sarap. Wow, panalo. Panalo po ang ating cheese bread. Sarap yung bread natin kasi nga meron siyang na fresh cream at saka yung condensed milk. Ang sarap po. Ang sarap. Hindi natin kailangan maglagay ng butter. Ito lang. Okay na. Thank you.
Ako, itry nyo po ito. Nako, talagang tiyak na magugustuhan nyo rin po itong tinapay na to. Napakasarap po. At masarap yung tinapay talaga niya. Yung tinapay mismo masarap. Napakalambot. Super moist. Ilalagay nyo yung cheddar cheese na red cheddar cheese. Kitang-kita nyo yung cheese niya. Kasi yung cheese kong nilagay, yung yellow na cheddar cheese. Kaya, ayan, hindi masyadong kita. Pero kung red yung ilalagay nyo, ako, talaga marilaman nyo kung nasa ng cheese. Pero ang sarap. Ang sarap po talaga. Kaya, itry nyo na po itong gawin. Talagang napakasarap po talaga. Si Ipong, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye na po.